Ganto lang po kami mag-alaga ng kambing dati. Andyan lang po sila sa labas. Meron po silang 3 hanggang 4 na metrong tali na nililipat-lipat lang po namin tuwing umaga, hapon. Minsan nakakalimutan pa po, kaya inaabot sila ng malakas na ulan o kaya sobrang init na araw. Which is mali pala po. Kaya namamatayan po kami o kaya nagkakasakit sila. Dahil nga po kulang kami sa kaalaman kung paano yung tama at wastong pag-aalaga ng kambing. Dahil yung pong kambing ay napakasailan po na hayop. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa maganda po kayong kalagayan sa mga oras na ito. For today's video, ang topic po natin is about po sa mga gusto o mga nagbabalak pong mag-alaga ng kambing. Disclaimer lang po, hindi po tayo eksperto. Tayo po ay nagsishare lang ng about sa mga naging experience at mga pinagdaanan natin sa ating pag-aalaga. Sana po ay makatulong ang video na ito at ang kaunting kaalaman na ibabahagi ko sa araw na ito. Kaya ikaw po nanonood sa akin ngayon, kung balak mong mag-alaga ng kambing, simulan mo na. Kasi ako po nagsasabi, malaki po ang maitulong nito sa pamumuhay mo. Kung ikaw po ay nagtatrabaho sa Maynila o isang OFW, nasa tingin mo po ay pwedeng mag-alaga ng kambing sa iyong probinsya, ngayon po, simulan mo na. Sabi nga po nila, ang kambing ay 4-month cow. Dahil sa maliit lang pong puhunan o kapital, pwedeng-pwede ka na pong bumili at mag-alaga ng kambing. At saka ang kambing po, kayang-kaya pong alagaan ng bata, babae, matanda, madali lang pong alagaan. At saka ito pong kambing, basta meron ka pong pastulan, may source ka ng mga kumpay na pwede mong ibigay sa kanila, maayos na alaga. Ang bilis po dumami ng kambing. Sa loob po ng 2 taon, 3 beses po silang umanak. Minsan aanak po ng 2. Minsan po, 3 pa, alike po sa mga baka na halos taon bago umanak. At saka ito pong kambing, napakabilis lang pong ibenta kasi ang lakas po ng demand ng kambing. Kasi nga po, kakaunti lang po yung nag-aalaga ng kambing. Hindi ka na po mamumuhunan ng malaki o gagastos pa po ng malaki sa pag-aalaga ng kambing. Unlike po sa baboy, sa mga manok, kailangan po silang ibili ng pigs. Gagastos ka muna po bago ka kumita. Dito po sa kambing, pag meron ka na pong kambing, aalagaan mo lang po ng maayos, dadami na po sila. Makakatulong na po ito sa pang-araw-araw. Halimbawa, may mga emergency po, pwede mo po silang ibenta ng mabilisan. Pambaon ng eskwela, pambili ng bigas, may emergency. Ang bilis lang po ibenta nitong kambing. Talagang makakatulong po ito ang malaki sa inyong pamumuhay kung meron po kayong alaga nito. Unlike po sa mga baka na bago nyo po mabenta, siyempre, sino po bang bibili ng 40,000, 30,000, samantalang yung kambing, pupunta ka lang po sa kakilala mo. 3,000, 4,000, ang bilis po mabenta. Sa loob po ng 5 buwan, 6 na buwan, pwede mo na pong ibenta. Tapos pag may mga okasyon po, hindi nyo na po problema ang panghanda. Hindi na po kayo bibili ng panghanda. Yun na pong alagaan yung kambing ang ihahanda ninyo. Katulad po namin, dati talagang pag may birthday yan o kaya Pasko, bagong taon, talagang bumibili pa po kami ng mga kambing na panghanda. Ngayon po, palibasa, may mga alaga po kami. Doon lang po kami kumukuha sa mga alaga namin. At saka alam nyo naman po ang mga bisita, pagpupunta po yun sa mga handaan, ang lagi pong hinahanap ng mga yan, karneng kambing. Isa po sa pinakamasarap na part ng pag-aalaga ng kambing ay yung pong halimbawa magbebenta na po kayo. Katulad po namin, medyo dumadami na po yung alaga namin. Kaya nagbebenta na po kami. Binebenta po namin yung mga barako namin. Magkano na po ang kilo ng kambing? Halimbawa, katulad po sa amin, nasa 220 ang kilo sa buhay. Pag meron ka pong alaga na kambing, na kumikilo ng halimbawa 40, 35 kilos,
eh napalaking pera na po niyan. Kumbaga, napalaking tulong po niyan sa pang-araw-araw po natin gastusin. Basta sipag at tiyaga lang po, alaga sa ating mga kambing, ay kikita po tayo ng maganda. Kung mag-aalaga po kayo ng kambing at gusto niyo pong maging successful sa negosyong papasukin niyo na to, kailangan niyo pong isalang-alang yung mga sumusunod. Unang-una po, dapat meron po kayong source ng pagkain. Yung pabahay po ng kambing, kailangan po yan para in case po na umuulan, may sisilungan sila at sa gabi may tutulugan sila. Dapat alam niyo din po yung genetics na gusto niyo pong alagaan na kambing, kung meat type po ba o dairy type. Yung vitamins at saka mga gamot, napakalaga po na dapat meron po kayong nakaready po lagi para maiwasan po na may matay sa inyong alaga. Kung may magkasakit man, magagamot ka agad. At ang panghuli po, yung management po. Kailangan po ng kambing ng maayos at tutok na alaga para magbigay po sila ng maraming mga anak at maging successful po tayo. 75% po na kinakain ng kambing is damo. Pero mas maganda rin po, may mga tanim din po tayong mga legumes na mga matataas ang protina na maganda po para sa mga kambing. Kung may full blood naman po kayo ng mga alaga, pwede po kayong gumamit ng mga pigs. May mga pigs po na para po sa mga kambing. Tapos kung meron po kayong maisan o kaya mga tanim na napirgrass, pwede po kayong mag-silage. Napakaganda po niya sa kambing. Yan din pong kakawate. Sa katulad po namin, wala nang po kaming malaking budget pa at nagsisimula pa lang po. Hindi na po kami bumibili ng pigs. Kasi po, may mga tanim po kami na pampakain sa kambing. Kayo, kung may mga lugar po kayo dyan o espasyo na pwedeng taniman ng mga pakain sa kambing, mga legumes na matataas ang protina, pwede po kayo magtanim dyan para may hindi nyo na po problemahin yung pampakain. At saka kung nagsisimula pa lang po kayo, mas maganda po talaga na may nakaready po kayong pakain ng kambing. Hindi naman po pwedeng yung mga kambing natin is laging nakaligaw o makakasira ng halamanan, ng may halamanan. Paaway po tayo sa ating mga kapitbahay. Pwede po kayong magtanim ng mga legumes na katulad ng Madre de Agua, Mulberry. Napakaganda po niya sa kambing. Indigo pera, ang taas po ng protina niyan. Ipil-ipil. At saka po na pergrass. Yan po yung mga gustong gusto ng kambing. About naman po sa kulungan ng kambing, hindi nyo po kailangan gumastos ng malaki. Katulad po namin, yung sa kambingan po namin ngayon, yung mga kawayan lang po, kung ano lang po yung mga available sa lugar namin, katulad ng kawayan. Kahit nga po yung bubong ng kambingan namin is yung mga yero lang po na hindi ginagamit. Balang gasos lang po namin is yung mga pako. Basta ang kailangan lang po talaga sa kambingan, lagi pong malinis po yung kulungan ng kambing. Kailangan po yan para hindi po sila magkasakit kasi madali lang pong tamaan ng amonya ang kambing. Pag lagi pong naamoy nila, yung ihi nila, yung tain nila. Tsaka dapat po, nakabukod po yung
mga buntis, kasi minsan po may mga matatapang na kambing nanunuwag po yan. Mamaya yung mga buntis po natin nakunan gawa ng sinuwag ng ibang matatapang na alaga. Payo ko po sa inyo, kung mag-aalaga po kayo ng kambing, magsimula muna po kayo sa native. Mas maganda po, magsimula muna tayo sa mababa hanggang sa lumalawak po yung kaalaman natin. Habang tumatagal, marami po tayong na-encounter ng mga problema. Halimbawa, magkakasakit po. Saka na lang po tayo mag-alaga ng mga full blood o kaya mga upgraded kapag sanay na po tayo. Yan po yung kulungan ng kambing, dapat po naka 1 meter elevation po yan sa lupa. Pero dahil nga po wala pa po kaming budget, tsaga-tsaga lang po muna kami kung anong meron. Parang utay-utay lang po. Nagsimula po kami dati sa native, wala po kaming kaalaman. Yung kambing namin talaga nakabitin lang yung kumpay. Tali-tali yan sa loob, sama-sama sila. Hanggang utay-utay po, nalaman po namin yung mga dapat pong gawin at kung ano po yung mabuti sa aming alaga. Mas maganda rin po kung pupunta rin po kayo sa mga o sa mga group o magjo-join po kayo sa mga group ng mga kambingan. Doon po marami kayong matututunan, marami po kayong makikita. Kung bibili po kayo ng kambing, mas maganda po na puntahan nyo na makita nyo po ng personal, kasi marami pong manloloko ng mga ahente, hindi ko nang po nila lahat, pero meron po kasing ganun na abusado. Kasi kung pupunta po kayo sa mismo dun sa breeder o kaya dun sa may-ari ng kambing na bibilhin nyo, makikita nyo po yung talagang quality. Meron, minsan po kasi malaki lang sa picture, pero pag dineliver po sa inyo, saka po kayo magagalit kasi hindi po yun ang ini-expect nyo. Masasayang po yung pera nyo. At saka napakalaki po nung abala sa seller. Kasi kung may pinag-usapan na po kayo, nagkasundo na po kayo, lalo na po pag sa malayo nyo po binili. Siyempre, yung transported din po, isa din pong abala sa kanila yan. Marami po kayong makakagalit na tao. Samantala, kung pupunta po kayo sa mismong breeder o dun sa nag-aalaga, makikita nyo po yung quality ng kambing na gusto nyo bilhin. About naman po sa pag-aalaga natin ng ating kambing, kailangan po tutukan natin yan. Talo na po yung mga bagong anak, yung mga buntis, yung mga bisiro po na nagkakasakit, kailangan po natin silang tutukan sa mga gamot. Yung paggagamot po ng kambing, sa una pa lang po na makita natin na may problema, gamutin na po natin, kasi pag lumala po yan, maaari pong mamatay yung ating alaga, sayang naman. Sa araw-araw po nating pagbibigay ng kumpay, paglinis ng kulungan nila, makikita po natin kung ano po yung nagiging problema sa ating mga alaga. Kaya mas maganda po sa una pa lang na may makita po tayo na hindi maganda, matamlay po sila, o kaya walang gana sa pagkain, hindi dumedede, e gamutin na po natin sila para hindi na po natin maranasan yung mga malalang problema na maaaring ikamatay. Kasi pag namatayan po tayo ng alaga, halimbawa ang anak po ng ating kambing ay isa lang, tapos namatay pa po, edi lugi na po tayo. Kaya napakahalaga po na may lagi po tayo may nakareding vitamins at mga gamot para sa ating kambing. Kahit po sa mga painom nila, pwede rin po kayong maglagay ng gamot. Yang molasses po, napakaganda po niyan para sa kambing, kasi nakakapagbigay po yun ng gana para sa pagkain nila. Gustong gusto po ng kambing ang may molasses, kasi sarap na sarap po sila, matamis po kasi yan. Yung mga vitamins po natin dapat lagi naka-ready, kumpleto. Meron po tayong pampurga, B-complex, iron, para po ang ating mga alagang kambing ay lumaki ng masigla at malakas po lagi, ganado sa pagkain. Habang tumatagal po kasi tayong nag-aalaga ng kambing, utay-utay po matutunan natin yung lahat ng mga dapat gawin. Mas maganda rin po kung nanonood tayo ng mga video-video sa YouTube o kaya
Mas maganda po nga, ma-attend pa po tayo ng mga seminar. Napakaganda po niyan, malaki po maitulong niyan para po tayo ilumawak yung kaalaman sa pag-aalaga ng kambing. Katulad po namin dati, yung mga kambing po namin, andyan lang po sila sa labas. Diyan lang po namin binibitinan ng kumpay, wala po silang maayos na kulungan. Sinisilong lang po namin sila sa loob kapag ka po sobrang lakas na ng ulan. Hindi po namin naiisip na minsan may mga bagong anak po na nakakalimutan din sa labas. Yan po kasi mga bagong anak na kambing, yan po yung nangailangan po ng talagang alaga. Dahil dyan po tayo kikita. Yan po ang magpapadami sa atin. Pero kung kulang po tayo sa kaalaman kung paano sila i-handle, maganda po kasi kung halimbawa yung kambing mo mga anak na is nakabukod na po sa isang kulungan para po yung kambing hindi po sila ma-stress. Meron po kasing kambing na halimbawa bagong anak po sila tapos lagi pong nasusuwag ng matatapang na ibang kambing, nawawalan po yun ng gana o ayaw po nilang magpadede sa kanilang anak. May time po na gano'n, napakalaking problema po niyan para sa atin. Kasi pag halimbawa hindi po nagpadede ng maayos yung inahin at mamamatay po yung bisiro, lugin-lugin na po tayo pag gano'n po yung nangyari. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, mas maigi po kung dyan po sa mga lugar nyo may mga seminar po ng pagkakambing, kung paano mag-alaga, mas maganda po maka-attend po kayo. Napalaking bagay po niyan at makakatulong po sigurado yun sa inyo kung paano po talaga yung tamang pag-alaga. Kung ako naman po, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako eksperto. Nagsishare lang po ako ng about sa mga pinagdaanan namin sa aming pag-aalaga ng kambing. Kung may mga kakilala po kayo na matagal po nag-aalaga ng kambing, kamag-anak o kaibigan nyo, pwede po kayong magtanong, huwag po kayong mahihiya. Kasi namuhunan po kayo, sayang naman po yung pagod at hirap nyo kung mali naman po yung ginagawa nyo sa pag-aalaga, kung kulang po yung kaalaman ninyo. Mas maganda po, sabi nga po nila, mas maganda po yung nagtatanong. Tsaka dito po sa pag-aalaga ng kambing, sa una lang po mahirap. Pero kapag halimbawa, abang tumatagal, makikita nyo, umaanak na po yung mga kambing ninyo. Makakaramdam po kayo ng ibang saya, iba po yung saya. Talagang nakakawala po ng stress. Makikita nyo, ang dami na po nila. Talagang tanggal po lahat yung pagod nyo. Kapag nakikita nyo po na ang gaganda, ang dami na nung kambing nyo. Minsan, no, namamalayan nyo, ay, sobrang dami na, magbabawas na ako kasi ang dami na pala ng alaga ko. Napakasarap po nyan. Sa una lang po talaga kayo magtsatsaga o mangangapa sa pag-aalaga ng kambing. Pero habang tumatagal po, sabi ko nga po sa inyo, kayo po mismo ang makakadiskobre nung mga dapat nyong gawin na makakabuti at makakaganda para sa inyong mga alagang kambing. Ando na rin po yung utay-utay kayong mag-i-invest sa mga upgraded, sa mga full blood, sa mga gandang lahi ng kambing. Katulad po namin, nung una po wala palibasa, wala pa po kaming kaalaman. Gustong-gusto lang po talaga naming mag-alaga. Kasi siyempre, dun sa lugar po namin, napakalaki po ng space na lupa na bakante, may mga kumpay. Kaya bumili po kami at nag-alaga po kami ng kambing. Andyan po yung mga kambing namin, kita nyo naman po yan. Sama-sama po sila sa isang maliit na kulungan ng dating kulungan ng baboy lang. May kumpay na nakabitin, sama-sama po sila yung mga barako, yung mga bisiro, taka po yung mga inahin. Pero nagtataka po kami kasi yung aming kambing po, minsan yung iba, ang papayat po kasi hindi po sila nakakain ng maayos gawa ng nasusuwag po ng matatapang na ibang kambing. Tapos yung iba po hindi po umaanak kasi nakukunan niya po kapag laging inaaway o sinusuwag ng ibang matatapang na kambing. Minsan may nakukunan pa po. Kaya naisip po namin, ano kaya po yung dapat namin gawin? Yun, hanggang sa nagtanong-tanong po kami, yan pong kasi kambing, hindi po ibig sabihin nabigyan na po natin sila ng kumpay o nabigyan na po sila natin ng mga painom.
ay okay na po. Dapat isalang-alang din po natin talaga yung sitwasyon nila. Katulad po yan sa kulungan nila, napakahalaga po niyan. Dapat po may nakakapasok, nakakalabas ng maayos yung hangin para hindi po sila masuffocate dun sa amoy ng ihi at tain nila. Dahil madali pong tamaan yan ng sakit, masilan po yung kambing. Minsan po, kapag yung lagi pong mabaho ang kulungan niyan, nawawalan po sila ng gana kumain. Nagtatamlayin po sila. Hanggang sa namalayan po natin, malala na. Sayang po kung mamatayan tayo ng alaga. Siyempre, naglabas na rin po tayo ng puhunan dyan. Yung pagod po natin, araw-araw na pagkukumpay, araw-araw na pagpapainom, yung oras na iginugol po natin, masasayang pong lahat yon kung mali lang po yung ginagawa natin na paraan ng pag-aalaga. Sa pagpaparami po ng kambing, mas mahalaga din po na alam natin yung tamang breeding. Mas maganda po kung halimbawa, alam natin kung kailan nasampahan, kung kailan nag-hit yung kambing natin para may record po tayo. Kung kailan po sila manganak para ma-separate po natin sila kung halimbawa kabuwanan na o ilang araw na lang po manganak na sila, may ibukod na po natin sila ng kulungan. Katulad po namin, halimbawa yung sa amin po, sa breeding po namin, yung baklang at saka yung doon na pasasampahan po na nag-hit, yun ang po ang sinasama namin sa barako namin. Pero dapat po, bago po nyo gawin yan, dapat kondisyon po yung inahin at kondisyon din po yung bak nyo, yung barako nyo. At saka napaka-importante po na lagi pong malinis yung kulungan ng kambing, yung pakainan. Tapos nakaseparate po yung mga bisiro, yung mga buntis sa mga hindi buntis. Kasi madali pong ma-stress ang kambing. Halimbawa, wala na po kung mga buntis. Sayang naman po kung buntis na, tas makukunan lang. Katulad nga po ng sabi ko sa inyo, yung sistema po namin ng pag-aalaga, hindi pa po yan yung standard. Pero ginagawa po namin ang yung the best namin na lagi pong malinis yung kulungan, yung painom nila, wala pong mabahong amoy, at nakakilos po ng maayos yung aming mga alaga. Sana may natutunan po kayo sa araw na ito at makapagsimula na po kayo mag-alaga, dahil promise po mag-i-enjoy po kayo at kikita po kayo sa pag-aalaga ng kambing. Mga idol, hanggang dito na lang muna po tayo sa susunod po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy farming po. Thank you for watching. Please like, comment, and share.